falls down dito sa aggression dito ng Bren Esports. Try to cancel the purple buff, pero mukhang may trade-off yon. Kuya Reptar, as few. As long as it's gonna be enough para maka-execute dito ang Bren Esports, it's gonna be more than enough. As yun na nga, there's gonna be a pick-off on the kid. Napitas yung Selena dito, si maybe it's gonna be next, and that's gonna be called DC. Oo. So, kailangan gawin ngayon dito ng Burmese Ghoul ay makakuha sila ng return kill dito kay Ribo as three members of the Burmese Ghoul now maybe pinning down. So, may bandang pader dito si Ribo pero mukhang mabubuhay pa siya. Ah, buhay pa rin si Ribo! Ginamit yung quicksand guard pero si Dean sinusubukan niya. Nasalanan na Tori pero nakatakas pa rin! Nangyari na yung kanilang mistake kanina. I doubt na mangyayari yun ulit. At look at that! Secured na naman yung turtle. Maybe mabuhay ka doon. Pero dito, may mamamatay na naman. And that's gonna be kid. Siya yung may kid dito. Pero siya talaga yung binabata ngayon ng mga tropa natin from ng Burmese Ghoul. Huwag nilang palabasin dito yung mga members na to. Ito, gawin nila, ibato nila. Yan si kid. Gawing bata na yan. At yun, patay siya doon. Si Ruby Didi, pero ito yung wobo ko ng Burmese Ghoul. Pero Bren Esports lumalapot pa rin. Andito na si Flap! Si Flap TC and si Ribo and si Lusty. Dumiretso doon sa backline. Good toss by Lusty para makatakas doon si Flap. Pero si Flap lumalapot pa rin. D in a sandwich here. Carl TZ, mataas pa yung buhay niya. Susubukan niya at ato. That is gonna be DNA's really low. That is a 3-4-2 trade na lumamang ang Burma na kaya nilang pumalag sa late game. So might as well play it safely. Oh, maybe. Medyo mali yung pasok na doon. Pero mahulit si Lusty. Here comes si Electo. Final blow. And si Ace na naman with a blazing to win. Si Flap TZ, ang daming damage na nakuha niya. That's gonna be a 1-for-1 trade. Benedetta para kay Akai. And Bren Esports medyo nabawa pero lumalabot pa sila. Di papasok diretso kay Carl TZ. Pero ang taas na ng damage dito ng Isan Shin. And Carl TZ can do it. Few as well. Sinusubukan niya. At tatlo na lang ang naiwan dito. Dalawa na lang ang naiwan sa Bren. Si Ribo na tagalan dun sa bot. To watch out for as this Lord na mabilis na binabawasan dito ng Burmese Ghouls. Kuya Rob. Oh no! Hindi na yata masisteal yun dito ng Bren Esports as Lusty tried his best. Pero siya blazing yata una mapipitas. But with Blazing do it. Ang sakit dito ng damage ni Ace secured ngayon ng Burmese Ghoul ang Lord. And even Flap TZ actually about to die dun sa may bottom lane. Pero hindi pa yun. Oh! Dahil tatlong miyembro dito ng Bren Esports. Isama mo pa dito si Ribo. Is having a really great game onto the Jawhead. Nakukuha naman yung targets na gusto niya ibato. Pero yung Burmese Ghouls nagiging nangyari is pag-engage ng Bren Esports, magka-counter lang sila. Few, ginamit yung Power of Order Brilliance para makuha yung purple buff pero mapupunta kay Ruby DD on that Harris. Bren Esports, hinahanap yung kailangan niya gawin para makadepensa pero si Lusty ang mahuhuli doon. Jawhead is gonna get really low and the Blazing Duet and the damage and the wombo combo ng Burmese Ghouls. Dalawa kagad na wala sa Bren Esports. Lusty and Carl TZ as Bren Esports are gonna try to hold on and Burmese Ghouls naman susubukan nila tapusin ang laban na to. Wala na dito si Carl TZ, the main physical damage dealer ng Bren Esports, yung main carry nila. Flap TZ and Ribo with the AOE damage sinusubukan nila pero wala silang panghuli dito sa Harith. Flap TZ, Ribo are gonna try to defend this but with 10 seconds plus it's gonna look really difficult para sa Bren Esports. Flap TZ naman sinusubukan tapusin lang dito ng Burmese Ghouls ang game na to and that is gonna be match point 3. And si Lusty ay makakatakas dito so wala pang kill nakikita. Many of these two teams, Carl TZ, pinaparin deep on CD! First blood for Carl! To be very careful here as there will be a team fight na magaganap. And that is gonna be Ruby DD na ginamit na yung Black Dragon 4 para mazona dito ang Bren Esports. Flap TZ, hindi pa siya nakaka-level 4. Wala pa siya dito. Electo Final Blow. Ang turtle na napunta sa Burmese Ghouls. And hindi, ginamit yung Feathered Airstrike. Si Few makakatakas doon. Pero si Lusty na nahuli! Oh! Pero na flame shot siya! Dito ni D on that Farsa. 2-for-1 trade there and a turtle uh-huh. sa galaw nila. Oo. And ang pinakamaganda lang dito, at least, good news for the side of Bren Esports. Pero mamaya na yon dahil yung dragon dito ni Ruby Didi is just trying to zone out the members dito ng crew ng Bren Esports as Ribo is about to fall. Isama mo na rin doon si Carl TZ. Two man down for this. That's gonna be the Burmese Python dahil sa gitna, it's gonna be Few ang mawawala. Pero hindi, dahil by Brilliant sa doon. Brilliant play there by Bren Esports. Pero pumasok yung Owiki Shadow Kill dito ng Ace. And here comes Burmese Ghouls now with a play. 2-for-1, 1-for-1 trade actually ang nangyari. Lusty and Carl TZ, kailangan nila mag-ingat. And dito si Kid para sa cutoff. And there goes Kid with the stun. Lusty with the stun, I mean. Si Kid, really low. Ginamit pa ng sticker. Baka ma-ultimate ka pa. Sticker pa, Lods. Kailangan lang nilang hintayin matapos dito yung Black Dragon ni Ruby DD. At yun na nga yun. Pero sinusubukan naman ngayon dito ng Burmese Ghoul na kunin yung Lord. Or rather, yung turtle doon sa may bandang likod. Pero si Carl TZ,
They're going in ngayon dito as Bren Esports trying to contest here the turtle. Na-reset na naman yon mga kaibigan dahil sa may bandang likod. Mababatay si Gil! And there goes the damage coming out from Bren Esports. Nandito na kayong Feather Airstrike when you turtle napunta dito sa Burmese Ghouls. Dalawa ang wala sa Burmese. Lumalaban pa dito ang Burmese, ang Bren Esports. Ruby DD nakapintas ng isa pero that's gonna be a 3-for-1 trade. Oh! Easy. The shadow kill is not enough. That's gonna be 4 kills. Killing spree. Bren Esports. Andito pa rin sila. Lumalaban. But Rebo is going for the minion wave clear. Pero mabubuhay kaya siya dito. Ang sagot ay Carl hindi. TZ. Dahil si Carl TZ naman ang babawi para kay Rebo. Torn apart memory. Bam! Ito naman ang TZ brothers. Susubukan nila ikambakan dito para sa Bren Esports. Para sa Pilipinas. And that's gonna be Ace taking a lot of damage. And si, tingnan mo nga, wala nang damage yung Natalia. The TZ brother connection double kill for Carl TZ. It's not over yet. Bren Esports is still in this game, Kuya Rob. Mukhang makukuha na nila dito ngayon ang first lord ng laro na to, Reptar. Look at Kit. Kanina ka pa. Execute ng execute. Hindi naman kayo mga cute. Hindi ko na nga sasabihin yun. Baka sasabihin, tra-talker na naman ako. Pero si Dio mahuli. That's gonna be the lord para sa Bren Esports. Ruby DD, hindi siya nakapitas to sa likod. And Bren Esports are still in the lead. This all or nothing lineup ng Burmese Ghouls sa hindi pagubagana. Hindi na gumagana. Maybe and Kid ang naiwan na lang dito. The lord and the king will be taking it right now. And Carl TZ with the damage. Nakaka-free hit pa siya. Si Kid hinihintay at hinanap si Carl TZ. Silence on the last team. Mapipitas yung tanke natin. Pero si Ripo, si Flap, si Pew, si Carl, sapat na yan. Si Pew lumalaban pa. Si Flap TZ pumasok. Look at that. Shadow kill onto Flap. Pero tignan mo, meron pa ang mga miyembro ng Bren Esports dito. 2-for-1 trade. Yan. Yun. 35 seconds na wala ka. Lamang tuloy ngayon ng Bren Esports sa miyembro. Nasipa naman dito sa mukha si Ace right in the face. And that's gonna be a mega kill for Ace. Mega kill for Pew actually. And si Ruby TV naman ang next target dito para sa Bren Esports. Yung Dragon na lumilipad. The sustain by Rebo. The magic damage by Bren Esports. The damage by Bren. Kumakapit pa dito si Dido, si Ruby Double D. Pero ito naman si Maybe the sustain is crazy. And Flap TZ with the Feather Airstrike coming in from D. Napabalik na siya. Pero si Carl TZ pumasok. The TZ Brothers. The fight of the TZ Brothers. Worth it pa to. No! They got one kill. The TZ Brothers. The connect. Alam mo, Reptar, I may say, ang ganda pa rin naman na naging depensa doon ng Burmese Gold. Holding the Lord doon sa may bandang Riverside. Pero Bren ito, Esports. Papasok na ngayon dito ang mga members sa Bren Esports. Yung gulong, pero ang tulong, mukhang wala. Nagamit na dito, pero ang laki ng bawas dito na Fiend. Nagamit yung Kuwigi, Shadow Kill. Bren Esports, maramdam nila medyo talikit pa rin. Nasipa doon si Ace ang pabalik. Rebo, lasty, susubukan nila makatakas dito. Feather Airstrike na gamit. Out of range ang membro ng Bren Esports. And Bren, he's actually waiting for the right moment, especially pag nagbaback na ngayon dito yung Bren Esports. Flap TC might actually get pick off dito. Ang tanong, kaya ba nila? This is a 3v1 matchup. The TC. Benedetta is not dying at mukhang ang Burmese Ghoul pa ang mawawala. Ghoul talaga. Ito na ang Bren Esports. They smell blood. They see an opportunity. Ace ginamit yung shadow kill to do the damage pero kulang na siya. That's gonna be a kill for Flap TZ. Siya nga yung dapat ma-fake off ng Burmese Ghoul pero buhay pa siya dito. Hindi natakbuhan niya dito. And the Electo final blow. Nakatakas pa si Flap and si Ruby DD makakakain ng damage. Godlike for Carl TZ. Isang tore na lang ang naiwan sa Burmese. This might be it. This could be a game number 7. Grand Finals. M2 World Championship. And si Pew and si Rebo papasok dito. Ace na wala. Di Feathered Airstrike. Di na wala. Di mo tutumba. Ace na wala na rin. Kid Wipeout! Game 7! We have a Game 7! We have a Game 7! Umpisahan dito ng Burmese Ghouls. Oo, pero nanoneutralize lang yon dahil si Rebo doon sa mabahay, uncontested yung kanyang farm. Pero dito si Flat TZ, under 3 members dito ngayon dito ng Burmese Ghouls. Yung Sipa ni Yasi! Pero nilapagan ng King's Calling, pero baliwala lang yun. Double kill! That was a double kill na magagaling dito kay Few. May susunod pa nga yata. At yun ay si Ruby DD, but the Wild Church will be enough to kill doon si Few, pero may comeback kill yun! Last team nag-position na spot out dito si Main Sitar, kinombohan, and here comes Flat TZ with a blazing duet! And nakakuha ng is at ayun na, yun ang gusto nating alamin is kung kaya ba nilang i-neutralize dahil si Carl TC ay napitas!
The Wombo Combo na nilabas dito ng Burmese Ghouls. Kinumit nila lahat ng ultimate and that... Uy, the magic damage of the zoning ay ang nandun para sa atin. Si Lassie, si Sipa, and dito si D. And si Rivo, the combination is there. Si Maybe ginamit yung King's Calling para negate dito si Rivo. And mukhang makakalaban dito ng Burmese Ghouls. Nahuli si Rivo at nahuli si Lassie. Double kill yun para sa Lapu-Lapu. Si Kid, nakita dito si Pew. The dispersion, the rotation, the duality. One for one, Pew versus Kid. Adol ng mga kids versus the Kid of Burmese Ghouls. And mahuli dito si Pew. The rotation by Ruby DD. At nakatakas pa nga dito si Kid with a powerful brilliance. Pero shutdown naman para kay Flap TZ. Naka wave para mabasag ng Burmese Ghoul yung gitnang tore. Flap TZ papasok na dito. Bren Esports is gonna be a big moment of the blazing duet. The wild charge hindi na interrupt si Cal TZ. Buhay pa din dito ang Bren. Buhay pa rin si Cal. The first damage na nilalabas ang Burmese Ghoul. That's gonna be a one for one trade. Flap and Ruby DD ang nawala. Pero buhay pa rin ang mga carry. That's gonna be a pull. Hindi na hatak. Si Carl TZ, muntika na yun. Maka-split push lang, pero ito na ang Bren. Sila ang lamang. Kulang dito si D, kulang si dito sila ng damage. Si Lasty with a knock-up. Si Ruby DD ang disipa. Maybe as well, si Flap masyadong malalim. Pero si Flap ang grabe ng zone out dito ni Flap TZ. Para sa Bren Esports, Lasty with a kick. Flap TZ na wala. Si Carl TZ ang naking calling dito. But the blazing duet is there. Papasok si Carl TZ with the BMI. And si Kid ang mahuhuli ni Carl. Pupalik si Carl. Ito si Ruby DD. Mahuhuli si Ruby DD. Dalawa ang nawala sa Burmese Ghouls. Yung Lord, hindi pa sila, pero si Carl, hinahabol si Ruby DD. He smells blood. He smells a kill. Tignan mo naman, nasusunog dito. Thumbs up! Galing kay Carl TZ. Buhay pa naman dito ang Bren. Mega kill for Carl. And lamang na ang Bren Esports dito para sa turtle fight. Pero a Lord fight, pero si Lasty ang nahuli na King's Calling. Nakagamit sila ng ultimate para Bren Esports. Smell blood. Blazing duet. Yan tsaka yung Zaman Force. Unstoppable. Oh my God! Tatlong nawala sa Burmese Ghouls. Apat na. Double kill kay Rimo. Bren Esports in the... The Lord is here. And Bren Esports, they smell blood. 6K ang goal din nila. Si Flap TZ gumugulong ngayon. Dumediretso na. At Bren Esports, hindi kinukuha nila yung mga tore dito. Bottom tower, ang nawala na para sa Burmese Ghouls. Ultimate sa kanang nakumita. Si Fio, ano po first stand. Si D sa likod. Pero ito, si Rimo. Si Kuya mo, Rimo. With the Zaman Force. Few Lasty and Carl TZ sa likod. That's gonna be a 2-for-1 trade. Godlike Carl TZ. Yung big duet. Carl TZ, double kill, BMI, eto na ata, Pilipinas, Bren Esports, ang inyong World Champion!